No, dadako na po tayo sa devotion natin ngayong umaga. Tayo po ay nasa unang linggo at nasa kalahating buwan na po ng ating ng taon, no? Bilis. Parang kailan lang. Kobinanting tapos to yung huli. Nag-ano tayo nag nag-elect tayo ng elders and deacons natin tapos ngayon tas itong huli yung kasal nila Brother RJ at ni Sister Lovejoy, no? Bago po tayo magsimula, samaan ko po tayo na manalangin lahat, no? Magandang umaga, Ama. Happy Lord's Day, Panginoon. Pinapupurihan namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. At Panginoon, patuloy mo po na kabayan ng bawat isa na mga papunta pa, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay, Ama. Oras po na to, Panginoon, tulungan mo po ako na ma-deliver ko po ng maayos, Panginoon, ang devotion ngayong umaga, Ama, at itago mo po ako sa likuran ng iyong krus, Panginoon, at ang iyong banal na espiritu, Panginoon, na ang mga tagapakinig at ang mga tagapakinig, Panginoon, ay maging ano, Panginoon, maging sentro, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang devotion po natin yung umaga, ang title po nito ay Stay Alert po. Nasa, may kita po natin ito sa text ng, ano, ng 1 Peter chapter 5 verses, nas, ang pinaka-text po niya ay 8 to 9, pero ang pinaka, ang ano po niya ay 1 to 11. Ano lang po, pasadahan lang po natin kung sino si Peter, no? Si Peter po, siya po yung nag-deny kay Jesus Christ ng 3 beses, no? At si Peter ay siya, sinulat niya upang bigyan ng kalakasan at pag-asa ang mga Kristiyanong mananampalataya na dumaranas ng pag-uusig sa hilagang Asia Minor sa nasa ngayon sa kasalukuyan ay ang bansang Turkey, no? Na patuloy na hinihimok ni Peter ang mga mambabasa na mamuhay ng may kabanalan at mamuhay bilang mabuting katiwala dahil sa nalalapit na pagbabalik ni Hesukristo. Konting background lamang po sa buong 1 Peter 5 na to. Nasa sitwasyon po itong mga tao na to sa persecution, no? At alamin po natin na papaliwanag ko po kung bakit napunta sila sa ganong sitwasyon na pinipersecute sila ng mga Romans, no? At ito po dahil kay Emperor Nero, no? Si Emperor Nero po, siya po yung, after AD po, siya po yung naitalagang, ano siya, nasa 58 to 68 AD, siya po yung naging emperor, no? Na, dahil sa kanyang dahil sa kanyang pagkagustuhan na magtayo ng mga building, pinaniniwalaan niya na yung mga building na to, na yung mga building na nakatayo ay kailangang masira dahil mas gusto niya na makapagpatayo pa ng mga mas marami pang building na makapagpa, di ko alam kung ano yung mitihin niya doon nung panahon niya na to, na parang para sa akin yung binabasa ko to at sinasaliksik ko to na siguro to maging ma-power pa yung mga Romans, no, dahil sa mga itatayong building. At naniniwala siya sa pagtatayo ng mas marami pang building ay kailangan niyang sirain ng mga nakatayong gusali. Ito yung mga nakatayong gusali na to, ito yung temple ni God na itinayo ng mga dating hari, no, yung binild nila na naniniwala siya na yung mga building na to na kailangan masira at nagkaroon at plinano niya na nagkaroon siya ng hindi magandang plano na sirain niya yung mga building na to at ito yung yung naging plano niya, yung sunugin yung bayan, yung mga bayan na yon. At nagkaroon nga ng, at natupad nga yun, no? Nagkaroon ng Great Fire in Rome, no? Dahil halos lahat ay sinira at tinupok ng apoy, mga kabahayan, ganun din ang templo na panambahan, at natupok at mawasak ng dahil sa pangyayaring iyon, ginawang sangkalan ni Nero yung mga Kristiyano na nagkaroon siya na kailangan may masisi. At ito yung mga Kristiyano ng ito yung mga Kristiyano noon na dahil yung mga Kristiyano noon ay italiwas sa kumbaga sa government ng Rome noon.
na ginawa niyang kasangkala ng mga Kristiyano dahil nakita niya ito na hindi sila sang-ayon sa Roman culture. Ito ay mabilis niyang ipinakalat na hanahalo sa buong, na pinakalat niya na mabilis sa buong Roman na ang mga Kristiyano yung gumawa ng malaking sunog na yon, ng malaking pangyayaring ano na yon ng sa bayan nila ng sa Rome, no? Doon nagsimula yung persecution ng mga Christian na nung panahon na yon na kapag nalaman nila na Christian ka, nahahantong sa pinaka ano yung papatayin nila na pag nalaman nila ng Kristiyano, no? Basahin ko po yung sa text natin ng 1 Peter chapter 5, no, yung 1 to 11. Basahin ko po sa Tagalog. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluhalatiang inihahayag, ipinakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob. Ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. 3, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. 4, at sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa iyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. 6. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng iyong kabalisaan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. 8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang Diablo ay inyong kaaway. Kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 9. Siya ay labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. 10. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. 11. Sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. In verse 1 to 7 po, ito ay sinulat para sa mga elders ng simbahan, no, na to encourage them na pangalagaan, pangasiwaan ang mga tupa. Not to use the power but to a good example to the flock. Ganun din sa mga kabataan na makinig sa mga nakakatanda, magpakumbaba at magpasa ilalim sa kapangyarihang kamay ng Diyos at magtiwala sa pamumuno. Dako po tayo sa text natin ng 8 to 9. Basahin ko po sa Tagalog ulit. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo ay inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Share ko lang yung experience ko ng parang mga 3 weeks na to. Itong nakaraang buwan lang. May customer ako na first time ko lang siya talaga ang ma-encounter na ano. Yung pin location niya, kasi pag sa amin, importante talaga yung kailangan yung sakto yung location mo. Kung hindi man sakto, malapit lang, ganun. Tapos may yung instruction, okay, no? Itong customer ko, ano siya, parang sa tingin ko, bata pa siya, babae. Hindi pa siya ganun ka, ano.
Yung lugar naman ng ano nila, yung parang pinaka, hindi naman siya compound, malawak-lawak siya ng konti. Sa akin, okay lang naman na parang ano, yung mag-ikot-ikot ako doon, no? Ang nangyari, yung pin location niya, malayo-layo lang ng konti lang naman, hindi naman talaga nakaka, hindi naman talaga siya, kumbaga, sayang sa gas, kung tutuusin. Ang ano lang, ang masama lang, yung pagpapaliwanag niya, tsaka yung ano, hindi naman masama, yung siguro ano lang, na hindi lang talaga siya mahusay mag ano, yung magpin mag ano ng paliwanag tsaka ng instruction, no? Malubak kasi doon konti, tapos pabalik-balik na ako ilang beses na ako pabalik-balik na ano siya, parang yung instruction niya, yun at yun lang, na hindi niya, di ko alam kung bago lang siya doon o ano man yung dahilan niya, no? Tapos eto na, parang antagal na namin kasi hindi ko talaga makita yung bahay. Ang hirap kasi talaga makita yung bahay na hindi mo talaga alam, tas bago ka lang sa lugar, no? Para sa amin kasi, sa mga ano, sa nasa platform namin ng rider, na importante talaga sa amin yung pin location na sakto lang, kasi sa chat pa lang, sa simula pa lang ng pagtanggap ng booking, ano eh, mag-uusap na kayo doon na mag-agree na kayo na, ma'am, good morning ma'am, mag-ano ka na sa kanya na tama po ba yung location nyo, na yung order nyo po ba confirm. Tapos nagsagot, sumagot siya, yes. Hindi, syempre ako, panatag ako, pupunta doon. Na ma'am, on the way na po ako. Pagpunta ko doon, ayun na. Ang gulo na. Hindi na talaga siya, ano. Hanggang sa, eto na, yung kukunin niya na yung deliver, nakita ko na yung tatay niya. Hindi yung customer ko na babae, hindi talaga siya yung lumabas. Yung tatay niya, ito yung tatay niya. Napamewang, nasa malayo ako, nakita ko, sabi ko, patay, gulo to. Ano to, hindi to maganda. Sabi ko, kailangan, ano, maging mahinahon ako. Kasi, kung paglasasabayan ko yung init na ito, sasabog talaga aming dalawa. Kasi, may init na rin ako noon. Kumbaga, konting pitik na lang, mag-jack and poy talaga kami nung tatay niya. ayun to, to cut the story short, no, na pagdating ko, pagka nagkaharap kami ng tatay niya, naging mahinahon ako, pinabasa, gusto kong ipabasa sa kanya yung instruction ng anak niya, kasi magulo talaga yung instruction ng anak niya. Tapos siya, napamayawang, gumaganon-ganon talaga sa akin. Ang init talaga ng ulo niya, sa malayo pa lang. Na, sabi niya, kanina pa ako kaway na kaway sa'yo, mali ko ba, hindi ko naman alam na ikaw yun. Tsaka kaya alam ko babae yung, hindi, sa isip-isip ko lang yun, pero hindi ko sinabi sa kanya. Na, tas tumagal na, tumano na yung usapan na, hindi kami nagpang-abot kasi, iniwasan ko talaga kasi ayoko rin. Ayoko rin talaga na mangyari sa, yung, na magkaroon na dumating sa ganung sitwasyon, no? At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ayun nga na ano ko yun, na ano ko siya, na over, na ano ko siya, nalampasan ko siya. Kasi ayun nga, kung nagpang-abot nga kami ng tatay niya, hindi talaga maganda yung pangyayari, no? Ito yung sinasabi sa verse 8 at sa verse 9, no, yung sa key text natin ngayong umaga. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya ay labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gantong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Na Peter warned us na dahil ang kaaway ay nakaabang lang na katulad ng isang leon na handang manakmal. Hindi pa po ako nakakita nung leon na may sakmal-sakmal na yung prey niya, no, na sa personal, no. But sa mga nakikita ko sa National Geo, no, na yung leon kapag may sakmal-sakmal siya na prey niya, wala na tong ano eh, lupay-pay na, patay na talaga eh, no. Na ganun din sa tinuturo dito ni Peter na winarningan niya tayo na mapagbantay tayo at magpakatino tayo na bilang mananampalataya na bantayan natin ang ating sarili na kapag nasa na huwag tayong yung paladesisyon na biglaan na pagsisisihan din natin bandang uli. No, sabi nga ni Pastor Angel nung parang last 3 weeks na sermon niya nung AM, no, na ang kaaway ay mapagsamantala sa ating kahinaan, na ang diablo, kasalanan at maging ang ating sarili
na siya nating kaaway. Nasabi ko nga na kung sinabayan ko yung customer, yung tatay ng customer ko, na malamang talaga nagbato-batopi kami noon, no? Sa tuloy po tayo sa verse 10 to 11, no? I-quote ko lang po dito yung sinabi ni John Mack sa ano po komentary niya, no? Christians are to live with the understanding that God's purpose. Ito po yung sa 10:11 po to, ah. Christians are to live with understanding that God's purpose realized in the future requires some pain in the present. While the believer is being attacked by the enemy, he is being personally perfected by the Lord. God is working through the Christian's struggles to produce strength of character. Dito po ang magtatapos, no? Muli po tayong pinaalalahanan na sa ating pananampalataya, bilang mananampalataya, na tayo po ay tinubos na sa ating mga pagkakasala at tayo ay ganap ng malaya. Ito ay dahil sa natapos na gawa ni Jesu Cristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya patuloy tayo na mamuhay ng may kabanalan at patuloy na maging alerto at mapagbantay sa paglaban sa kasalanan. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, sa devotion, Panginoon, na aming natutunan na, Panginoon, na ang pagiging mapagbantay, Panginoon, na pagiging alerto, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay at sa paglaban namin sa kasalanan, na may ikaw lamang, Panginoon, ang magiging kasangga namin at ang salita mo lamang, Panginoon, ang magiging gabay namin para mapaglabanan ito. Muli po namin pinapasalamatan ng iyong pangalan at tinataas, Panginoon, at ikay pinapapurihan. Salamat po, Ama. Amen.